Tapos nandito na po kami sa bayan po ng Tarlac po. Western po, Western Tarlac po. Medyo may kalayuan lamang po ang pinunta namin. At nag-umpisa na po kaming naghanap. At ayun po si Pektong Cobra at si Kuya ay nandun po. May-ari po. Medyo may kalakihan lamang po itong kanilang lugar. Pero hanapin po namin yun. Kung sakali mo po may makita kami. Okay po mga boss. Ito na po si Kuya. Ito, nung nang tinanggal mo lahat yan, wala na yung ahas. Wala na. Hindi mo napansin kung saan nagbanda or... Ito, basta yung... Basta dito lang siya. Dito. Yung time na yun, nandito yan yan. Kaya nililinis ko ang ganda. Dati may mga dragon fruit yan. Kasi dyan siya nagbanda eh. Ah, dito siya pumunta kuya. Dyan siya sumiksik na kuya. Kaya pinatay mo yan. Hinahanap mo siya. So, tapos nung nawala na ito, nung tinanggal mo na lahat yan, wala na yung ahas, kuya. Sige, kuya. Ganito na lang, kuya. Medyo may kalawakan itong lupa nyo, itong lugar nyo. Eh, kami na lang bahalang umikot. Ilang square meter to, kuya? 3,000 plus ganyan. 3,000 plus square meter. Medyo malawak po siya, nyo, kuya. Pero sige, sir. Hanapin po namin yon sa abot ng aming makakaya. Susubukan po natin na makita. Hindi po namin sinasabi na makikita namin siya kagad o mahuli. Gagawin po namin ang lahat, kuya. Okay? Thank you, sir. Oh, sige po, hanapin na po namin. Sa pagturo ni kuya, ayan, yung ahas daw ay nakita niya habang siya ay naglalaba. At nakita talaga, cobra talaga. Kaya naisipan po namin epekto, sa oras na yan ay maghiwalay. Kaya pinalargo ko na po si epekto na umikot na sa lugar. At para ma-check po niya kung may mga pinagdaanan o mga bahay yung ahas na sinasabi ni kuya. May mga alaga daw siyang sisiyo. Sa oras na yan, naghahanap na po si Pekto Cobra. Kaya nung naghanap na po kami, talaga nag-ikot-ikot na kami dyan. Eh wala kami mahanap, puro makabakas lang. Dahil open area po at mga karating niya po, mga katabi niya po ay medyo maaliwalas ng lugar. Hindi po namin masasabi na wala ng ahas. Kahit naisipan po namin na gawin ang lahat para makita po ang ahas na sinasabi ni kuya. Siyempre po may kasama po siyang bata. Ang halaga po kasi ang buhay. Kaya baka matulog tayo na hindi natin nalalaman. Siyempre po mag-ingat po tayo. Kaya ganito po naisip namin pamamaraan. Sana po ay makatulog po kami sa mga ganitong pamamaraan sa inyo. Mga boss, maraming salamat po. Hindi po sa hindi po namin inaasahan ay hindi na po namin naipagkita ng actual video ang paghuli namin doon sa ahas. Kasi nga po dala ko isa lang po ang aming camera at day off po ang cameraman namin. Kaya dala ko po yung camera at walang camera sa epekto. Yun po. Kaya naputol po dyan ang video. Pasensya na po, paumanhin mo namin sa... Yan, ibig sabihin niyan. Ibig sabihin niyan dito na siya naninirahan, 'yan sinasabi natin. I-check natin 'yan mamaya dito pa. Sa mga nang, i-check mo mamaya sa mga sulok-sulok. Yan, kumukuha siya ng yelo.
hindi lang po tayo tumutulong sa mga ganitong pamamaraan, mga boss. Eh, syempre po, si Boss Pit po, pinalawak niya po ang ating grupo para po sa mga hindi nating abot ay maabot natin. Syempre po, sa pamamagitan po ng inyong pag-like, share, and comment po. At subscribe sa aming YouTube channel po. Huwag nga rin pong kalimutan, pindutin ang bell button para updated po kayo sa mga bago at susunod namin mga video. Syempre po mga boss, good news po, meron po tayong bago. Di ba po, ang libreng check operation ahas po ni Boss Pit at ni Pektong Cobra ay mas pinaganda at pinalawak pa po natin. Ito po ay walang anumang klaseng bayad po na hinihingi namin. Sapat na po sa amin boss yung tubig, kape, okay na po yan, masaya na po kami. Hindi lang po yan mga boss. Eh may bibigay pa tayong libreng pangtaboy sa mga ahas. Ito po ay libre lamang mga boss at hindi po natin to pinababayad. Kasi po mas kailangan po ito ng ating mga kababayan para po itaboy po ang mga klase na iba't ibang klase ng ahas po. Tulad ng ahas na ayan, bayawak po, ayan mga sawa. Hindi lang po 'yan mga boss. Ito po ay binabahagi po ni Boss Pit na libre. Ito po ang good news. Sa inyo po ito, libre po sa inyo ito at bibigyan po namin kayo ng ganito. Maraming salamat po at bibigyan natin kay Kuya. Okay mga boss, yun po, mga po pala si Boss Pits, huwag niyo pong kalimutan, pag-like, share, and comment, and subscribe po sa aming YouTube channel at page po. Kung gusto niyo po at nais niyo pong humingi po ng rescue sa amin, mag-message lamang po kayo sa Boss Pits page po ni Boss Pits po. Maraming salamat po, huwag niyo pong kalimutan ang aking kapatid na si Pektong Cobra, may YouTube channel po siya. Thank you po, maraming salamat. Itong tubig na to, ito po kasi ang kumbaga sa ano, isang dalawang drum na po to ang bisa po nito. Kaya bubuhos natin dito, kakalat naman yan. Maganda, buhos na natin lahat. Ayan, kakalat mag-isa yan. Sa mga nagtatanong nga po pala, tinatanong nila kung ito po ba ay safe or hindi. Siyempre po, hindi naman po namin ito rinirecommenda kung hindi po siya safe. Safe po siya sa mga isda o anumang klaseng halaman or mga hayop dahil nakalagay na po dito ang harmless to plant and animal. Snake repellent po ang ating pangtaboy. Ito po ay libre lamang po sa inyo mga boss. Ano pang hinihintay niyo mga boss? Baka kailangan niyo na ito sa inyong bahay, tahanan o bukirin para itaboy po ang mga anumang klaseng ahas sa inyong bahay. Kailangan po, maraming salamat po at salamat po sa pagsuporta lagi kay Boss Pit at Pektong Cobra. Thank you po mga boss.